What's up guys, welcome back again sa bagong episode natin dito sa The Billionaire Craft. Ngayong araw guys, mapapansin nyo, nandito tayo sa desierto na to mga idolo, kasama at si Pedro. Kasi wala lang, gumawa na ako ng intro. So nga pala guys, kanina nga pala guys, may tumawag sa atin na customer. So hindi naman siya customer, hindi naman talaga ako nagtatrabaho dito bilang rider na nagdi-deliver ng mga pagkain. Pero may tumawag kasi kanina na sabi, padala daw ng foods. So meron, isip ko, padala ng foods. Anong idadaling ko dun? Ang meron lang naman ako dito, meron lang naman ako dito mga baka, tapos may mga chicken lang din ako. So naisip ko, pwede nga pala lutuin yan, no, as pagkain dito sa Minecraft. And then meron din pala ako ditong mga pananim guys. Kanina nga pala guys, naani ko na tong mga pananim na to. So yung mga awit natin, so nagawa ko na nga tong ano, actually nagawa ko na siya mga bread. So pwede natin siyang dalin doon sa nagpapa-deliver ng food sa atin. So nakuha ko na yung mga bread na yun, nakuha ko na yung mga wheat na yun, tapos ginawa ko na ng bread. So may papansin nyo, may mga naiwan diyan kasi iniwan ko na talaga yan para sa akin. Para sa akin yun, syempre hindi natin uubusin yan, tapos magtatanim pa pala tayo mga idolo. Then yun nga guys, so bukod sa bread, okay, so syempre itong mga manok na to, mga inasal, syempre lulutuin, hindi natin lulutuin. So siguro hilaw na lang natin yan dadalhin sa kanya. Ang gagawin natin, kakatay lang tayo dito syempre. Mutik pa tayong mahulog dun ha. So kakatay lang tayo dito syempre. Mga ilan-ilan lang na mga kakatayin natin dito. Mga ilan lang naman. Sorry na, papasensya, no, kailangan ko kayong katayin, ibebenta ko kayo. Kailangan ko kayong ibenta. Okay? Uy, kailangan ko kayong katayin. So actually guys, kanina pa talaga ako nagkakatay nito. Pinaita ko lang sa inyo kung paano ko kinatay yung mga alaga ko. Sobrang dami na kasi, kaya babawasan natin. So sakto gabi na. Gabi na pala. Baka mamaya may lumabas na mga multo dito. Okay, so wait lang, katayin muna natin to ng bagya, yung iba. Okay, so katayin muna natin ng bahagya yan. So lutuin ba natin to? Hindi ko alam kung lulutuin natin to para dinala natin to sa kanya. Pero feeling ko hindi. Ano sa tingin nyo mga idolo, kung lulutuin ba natin bago natin dalin sa kanya, o hilaw na lang natin dalin sa kanya? Ano sa tingin nyo mga idolo? Okay, so konti na lang yung mga baka ko dito, naubos na. So tama na yan, tulog muna tayo. Okay, natulog na nga tayo. Corny. So yung mga idolo, so kompleto na ano. So nagawa ko na nga palang mga bread, tapos itong mga raw chicken na to. So ilang stack yan, isa, dalawa. And then yung ating raw bread is meron tayong, wait lang, ayusin natin. So meron tayong dalawang stack, which is sobrang dami naman yan. Kasi yung isang raw bread na yan, so sakto gutom na gutom na tayo. Papakita ko kayo ng example dito mga idolo. Sa raw bread natin, sa raw bread, putik na yan. Sa bread natin, sa unang kagat, tatlo agad yung dagdag. No, sulit na sulit yan. Yung bread natin, ibebenta natin yan sa customer. Oh, may zombie, wait lang. May zombie. Ba't ano yun? Ba't parang may damit ka? Angas ng damit. Angas ng damit. Angas ng damit. Ikaw, yung sight ng bawas. Angas. Ang kunat. Pare, nakita niyo yung bawas? De, ano talaga yun? Parang advertising talaga yun na kung saan. Babawasan nila tayo, tapos kakain tayo ng bread para makikita niyo yung dagdag sa buhay natin. O, may kita nyo, dadagdag yun ha. Peng, 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 peng. Diba? Ay, kita nyo. Kaya, mabenta tong bread natin. So, hindi ko nga alam mga idolo kung ang gagawin natin. Lulutuin pa ba na natin to o hindi na? Sa tingin ko, lulutuin pa natin. Pero, feeling ko parang hindi na lang. Kasi kanina, hindi na lang siguro mga idolo, wag natin lutuin. Kasi kung hindi natin siya lulutuin, diba? Siya na lang yung magluluto. Kasi pag siya yung nagluto, mas mainit pa. Kasi pag dinala natin sa kanya ng luto na to, magiging malamig na. So, ang pangit nun. So, siya na lang siguro pag lulutuin natin itong mga manok, tas itong mga raw beef, para may pagpipilian pa sa mga choices ko anong klaseng luto yung gagawin niya dito, di ba? Let niya mga idolo, so sobrang dami na nito. So, yung pagpapadeliver sa atin, dadali na natin to, baka naiinip na yung nagpapadeliver sa atin mga idolo. Kaya naman, tatawagan muna natin mga idolo. Wait lang, kunin na natin tong ano natin. Ito kasing gagamin natin yung kabayo natin. Ayan, ayan lang yung magiging motor natin, yung kabayo natin. Kaya let's go na sa pupuntahan natin. So nakalimutan ko nga pala kung ano yung address nung pagpapadeliver natin tong mga pagkain natin mga idolo. Ano po address? Shipping na po kasi eh. So tanongin natin yung address mga idolo, kasi nakalimutan ko nga ng bagya yung address. So shipping na tayo dun sa may customer natin mga idolo. So di ko alam kung saan yung nakalimutan ko, pero naalala ko ng bagya. Tapos nakalimutan ko na yung buong exact address niya, kaya try natin, baka mag-reply siya sa text natin mga idolo. Uy, wait po, okay po, okay po, check ko po. O sige po, check mo po yung address niyo po. Okay, so habang chine-check niya, so bye-bye na natin. Okay, so binigyan niya na yung kanyang address. So dyan siya sa may block 3000 lot 140. Okay, copy po. Medyo po, pero mabilis po ang motor ko.
Hehe, mabilis tong motor ko. So, wait lang natin kasi mabilis to si Pedro. So, si Pedro ka pala yung pangalan nito. Sige po, ingat po sa zombie. Sige po, thank you po. Thank you po. Hehe. Smiley face, yan. Uy, lulubog yung kabayo natin. Uy, huwag ka lulubog. Oh, lumubog. Lumubog. Lumubog nga siya. Huwag kayong mag-alala. Malakas tong kabayo natin. So, didire-diretsuin lang natin to. Papunta sa address ng customer natin, mga idol. Oh, di ba? So, pupunta na nga tayo doon, Peto. Baka mamaya maano tayo sa mga zombies. So, pinag-iingat tayo ng customer natin. Siyempre, alam niya naman, ang mga customer, mababait din yan. Mababait din yung mga customer natin. Kaya, putik na yan. Ang hirap naman ang dadaanan natin. Grabe naman yung lugar ng customer natin, mga idol. Wait lang, mga idol. Putik na yan. Puro tubig yata. Parang mahihirapan tayo dito. Parang ibabangka natin. Parang ibabangka natin yung ano natin, ha. Wait lang, ibabangka ata natin yung ating kabayo. Uy, wait lang, ibabangka kita. Kailangan kitang ibangka. Kailangan kitang ibangka. Sumunod ka sa akin. Pasensyahan mo na kung pinapalangoy kita. Kung pinapalangoy kita, Pedro. Parang naliligaw na ata tayo, kabayo, ah. Pedro, naliligaw na ata tayo, Pedro. Pedro, naliligaw na ata tayo, Pedro. Pasensyahan mo na at naliligaw na tayo. So, ang dami pang mga basura dito sa lawa na to. Sigeyan mo na, pagpasensya mo na, Pedro. Kailangan mo lumangoy ng bagya. So, siguro malapit na rin naman tayo. Pagpasensyahan mo na talaga, Pedro. Pasensyahan mo na, Pedro. Tara, tara, Pedro, tara, Pedro, tara, Pedro. Bari mo muna yung ano, isasakay na ita. Doon na, Pedro. Let's go, Pedro. Uy, puro bundok dito. Okay, so nasa na ba tayo? Wait lang, di ba tayo mamamatay dito? Uy, sobrang taas. Wait lang. Tume, sobrang taas. Wait lang, saan ba tayo? Ay, aray, 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 aray. Naipit niya aking abayo. Wait lang, Pedro. Nalunod ka na, Pedro. Wait lang, Pedro. Nahihirapan ako. Wait lang, Pedro. Tatalian mo na ita. Nahihirapan talaga ako, eh. Tara. Nahihirapan ako sa biyahe natin. Puro lawa kasi. Enjoy ko na, Pedro. Nahihirapan ako, Pedro. Okay, so parang malapit na ba tayo? Ewan ko. Puro puno kasi ito. Puro gubat. Uy, baka mahulog tayo dyan. Ingat-ingat. Baka mahulog tayo dyan, mga idolo. So, puro ano dito? Puro puno. Okay, so pwede ba tayo tumalan dito sa puno? Uy, pwede nga. Pwede nga, shortcut. Shortcut sa puno. Walastik talaga si Pedro. Sumo-shortcut sa puno. You know, sumo-shortcut sa puno, di ba? Huwag lang tayo mamatay. Huwag na matay tayo, deads. Shortcut sa puno by Pedro. So, dire-diretso na natin ito. Medyo maganda na rin yung kalsada. Ay, kalsada ba? Yung daanan na nadadaanan natin, mga idolo. Kaya, malapit na ba tayo sa destination natin? Yung GPS natin nasira, nalobat yung cellphone natin. Medyo malapit na nga ata tayo, mga idolo. Malapit na po. So, chat mo na ay kailangan mo natin i-text yung customer natin na malapit na tayo. Kailangan natin sabihin, syempre, hudyat yan para magbabantay siya sa kanilang gate, di ba? Parang ganun yun, eh. Meron na naman tubig. Ang kinaiinisan nating tubig. Ano ba yan? Tubig na naman. So, tara dito, Pedro. Papasensya mo, lumungay ka muna. Malapit na tayo, Pedro. Konting tiis na lang, Pedro. Malapit na tayo. Dito na tayo. Okay, so nararamdaman ko na parang dito na ata yan. Nararamdaman ko na parang dito na ata yan. Okay, so naliligaw na lang tayo ng bagya. Pero parang malapit na ngayon dito. Bisa mo magagabi na, putik na yan. May kitulog tayo nito dun sa may ano, customer natin. Pag ano, pag inabot tayo ng siyam-syam, putik na yan. Saan ba yung bahay na nasa? Star, saan ba yung pagdi-deliver natin? Hindi ko makita, eh. So, saan yung bahay niya? Okay, so si Tarzan siguro yun. Kasi nakatira siya sa kagubatan. Napagod. Uy, okay. Okay, okay, ito na ata. Ito na ata, mga idolo. Parang palasyo. Kakala ko si Tarzan pero palasyo. Siguro prinsipe. Prinsipe yung nagpa-deliver sa atin. At magagabi na. Alas din yun na makita, mga idolo. Okay, so nandito na tayo. Parang dito na nga. Tama ba? Okay, tama yung address na binigay sa atin. Mukhang dito na nga, mga idolo. Wait lang. Wait lang, nandito na nga ata, mga idolo. Wait lang, itatali ko lang ang aking kabayong malupit. Kasi baka siya'y kumawala. Kailangan natin siyang itali. Wait lang, tali muna natin siya. Tali kita, dito ka muna. Ayan, dyan ka muna. I-text muna natin yung nagpa-deliver sa atin. Nandito na po ako sa gate nyo po. Text natin. Uy, nakikita ko na ata. Inata ang customer na nagpabilis sa atin. Natulog pa nga. Nandito na po ako sa inyong gate. So, sisilip tayo. Baka nandiyan siya. Okay. So, nandito na po ako sa gate nyo. Nandito na po ako sa gate nyo. Ay, na po ata siya. Ay, nandito na po ako. Kita ko na po kayo, sir. Kita ko na po kayo, sir. Kita ko na po kayo, sir. Oh! Sir! Uy, sir, ba't din ka duman, sir? Akala ko dito, sir. Ay, sir, kasi ako po, nag-iingat po ako sa health ko, sir, eh. Ay, sir, meron tanong ako, sir. Ano, sir? Anong tanong mo saan, sir?
Eh baka meron kang ano diyan, corn beef 19. Hmm. Ay, hindi sir, yung corn beef wala. Ko 15 pa lang yung corn beef ko, wala pa sa 19. Oh. Okay ha, nakakatawa yun ha. Okay. Ah, sige, dahil safe ka, pwede ka nang pumasok. Wait lang, pagbubuksan kita kasi mabait naman ako eh. Maraming salamat sir. Siyempre sir, bye men sir, ba may kuryente yun, makuryente ako dyan. Tama. Yan, pasok po dito, Mr. Ano po pangalan nyo? Ako po si Mr. Bolt. Ayan. Mr. Bolt, okay po. Tara po, pasok po dito sa aking bahay. Tinatawag po itong Cancer Village. Baka may aso muna dyan, baka may kagatin ako dyan. Mas mukha ka nakagat sa aso, tara na. Sige po, thank you po sa pag-welcome. Welcome ka dito, tara pasok ka. Thank you po sa pag-welcome sa Cancer Village yung boss. Pagpasensya mo na, hindi pa tapos yung mga ginagawa ko. Medyo makalat pa yung mga lugar natin dito. Wala yun kung madadalaw ka sa bahay ko. Sobrang kalat nun, sir. Ah, so magkakasundo tayo sa ganyan. Oo naman, sir. Siyempre. Ngayon po, ang in-order ko po ay pagkain po. Tama po ba? Magkano po ba babayaran? Siyempre, maraming pagkain yung pinapadeliver nyo sa akin, sir. Opo. So, siyempre, kung maraming pagkain, expected nyo maraming ibabayad nyo syempre sir. Sir, magkano po ba? Wait lang, titingnan ko muna sa resibo sir ha. Sige po. Sige man natin sa resibo mga idolo yung pinadeliver sa atin ito. Okay, makita natin. Mukhang madami-dami yan sir ha. Okay sir, nabilang ko na sir, na-complete ko na sir. Magkano po? Mga ano lang naman sir, abat lang naman siya ng mga ano. Ay, ba hindi. Mga 6 kasi sir, nagbayad pa ako dun sa may toll gate sir eh. Sobrang layo kasi sir. Mga 6 diamonds. Ayan, six sir. Diamond. Okay ayan. Sir, bibilangin ko muna sir ha. Yan, tayo na po yan. Tayo na diamonds. Ayan. Ganyan ako kabait. Uy, tip na yung 4 na perasong diamond. Sumobra sir, ang bait niya naman sobra sir. Siyempre. Sir, ito na sir ha. Ilalagay ko muna. Saan ko ba ilalagay yung pagkain sir? Kasi hindi nyo kayang bitbitin nyo. Madami to sir. Madami po ba? Oh, madami to sir. Tara, pasok ko po dito sa bahay ko po. Sige sir. Pa po dito. Pag pumasok ako dyan sir, di nyo papatayin sir ha. Ba't naman napapatayin? Hindi ba? Baka sir. Grabe ka naman. Napa-judgment. Hindi, mali mo lang sir. Saan ka salagay sir ha? Kaya ako nakaubad kasi wala lang. Sige sir, lalagay ko na dito sir ha. Opo, dito. Nakalak sir. Bitawan mo na lang po, ako na lang po. Labag ko na lang sir ha. Sige sir. Lalapag na nga natin yung mga pinadeliver sa atin. Sobrang dami nito mga idolo. So yan, isang stack ng bread. Isang stack ulit ng bread. Maraming salamat po. Yun, chicken. Isa pang stack na chicken. Isa pang raw beef. Sabi nga po, sa pagtama po binato po sa inyo ay 10 diamonds. Thank you po. And sir, na lahat-lahat ng mga pinadeliver mo sir, i-check mo sa resibo. Kompleto yan sir. May pasobra pala yan sir kasi pasobra ka rin. Alam mo magpapasobra ka rin sir. Okay po, salamat po sir. Thank you po. Sir. Uy sir, ano yan sir? Bago ka pala umuwi, baka gusto mo munang makita yung ginagawa ko dito. O syempre naman sir, wala na rin akong shipping ngayon sir. Ikaw nga yung pinakauna at huli sir. Buti naman. Ano bang gawa mo dito sir sa bahay mo sir? Sir, dito po yung ginagawa ko po dito sir ay gumagawa po ako dito ng mga bahay-bahay. Bahay-bahay sir? Opo, kumbaga ako na po yung engineer, ako po yung foreman, ako pa po yung construction worker sir. Grabe naman yung multitasking mo sir. Opo, ganyan po tayo kasipag kasi hindi ko po kailangan ng ibang trabahador dito dahil magastos po. Kaya eto po, ako po gumawa na ito. Lahat po na nakikita nyo, ako po ang gumawa niyan. Ganyan po ako katalino, ganyan po ako kasipag. Hindi ka lang kasipag sir, nagtitipid ka pa sir. Opo, ganyan po, kailangan kasi magtipid sa panahon ngayon. Pero dahil na corn beef 19, kailangan natin ng maraming pera. Pero huwag kang mag-alala, corn beef 15 pa lang saan sir ha. Ay, corn beef 15 pa lang sir. Corn beef 15 pa lang sir. Second sir. Pero medyo yung binayad mo sa akin sir, sobrang dami pero nagtitipid ka sir. Okay lang ben sir? Oo, magtipid tayo sa mga ibang bagay pero pag sa pagkain, wag tayo magtipid. O sa bagay sir, tama ka dyan. Pero astig ng mga pinagagawa mong bahay ha, gagawin mo ba itong paupahan sir? Baka mamaya paupahan to ha. Opo, paupahan to. Baka gusto mong pumasok dito sir. Pero medyo may bayad lang, alam mo naman. Murahan mo lang sir, pag ako syempre, mabait naman akong delivery rider. Siguro per month na ito, 3 diamonds pwede na yun. 3 diamonds, so pwede na siguro sir. Kasi kumikita naman ako sa isang delivery ng 10, katulad ng bigay mo. Pwede. Pwede ma-speed yun kung araw-araw kang mag-deliver. Magkano lang ibabawas mo? 2 diamonds lang. Oo sir, bagay. Papanoorin lang muna ito sir ha. Sige sir, sige. Walang problema dyan, Food Panda Delivery Grab Rider. Siyempre sir. Hindi mo naman ikutin tong paligid ng Cancer Village ko. Wala bang ano sir, magagalit bod sa'yo? Wala, ako mayari na yun. Sige sir, ilibutin ko muna ito sir ha.
ako yung mayor dito. Sige, maglibot ka muna. Wala ka na nakawin, ha? Marami. Wala, sir, syempre. Marami ba? CCTV dito. CCTV ka ba dito? Marami. Di ba makikita yan? Syempre, secret lang yan. Oh, sige, sige. Ingat, ha? Ingat, ingat. Sige, sir. Lilibutin ko muna to, sir. Sino yung mga idolos na padala natin? Ayun nga pala, guys, namatay na pala yung camera natin. Di ko alam kung bakit namatay yung camera natin. Kasi siguro nalobat, di ba? So nalobat nga talaga yung camera natin at yun, wala yung pagmumukha natin. Then yung mga idolo, so successfully, nabigay natin yung ating order dito sa ating malupit na customer. Kaya naman may pasobre pa siyang binigay sa atin na diamond. So pretty good na rin sa 10 diamonds kasi nga mga idolo, naalala nyo sa last episode natin, naubos tayo guys. Naubos lahat nung dala natin sa nether guys. Sa end ba yun o nether? Ewan ko anong tanong kasi medyo bonak din ako sa Minecraft. Basta naubos lahat nung aking mga gamit. Kaya naman guys, all goods na all goods yung binigyan tayo ng 10 diamonds sa pagdi-deliver ng mga foods. Tsaka pala guys, so lilibot ko muna kayo dito sa Cancer Village daw. Tinatawag niya kasi itong Cancer Village mga idolo. So ililibot ko kayo dito para makita rin niyo rin kung kano kaganda at kung gaano kalaki itong Cancer Village na yan. Kung pupunta tayo dito sa pinakasulok, makikita nyo, pag nag-zoom tayo, sobrang layo pa. Partida, naka-zoom pa yan. So, doon o, sobrang zoom din, sobrang layo, mga idolo. So, may mga pailaw siya rito at hindi pa siguro matatapos tong construction site niya. So, siya lang kasi mag-isa ang gumagawa. Sobrang sipag, sobrang lupit, sobrang bait, mga idolo. Kasi binigyan tayo ng tip na 4, imbis na 6 lang yun, nasa resibo natin, di ba, mga idolo? So, dito nga pala, mga idolo, parang palasyo ata yung gagawin nito or ewan ko kung anong gagawin niya dito. Pero kung mapapansin nyo kasi dito parang may mga paakyat eh, para magkakaroon pag nagkaroon ng gera. Parang dito siya, parang may mga bodyguard siya rito na ilalagay para maging safety yung magiging loob ng bahay niya, di ba? Eh din dito naman yung kabayo ko, safety na safety kasi andiyan yan. Sana wala namang mga zombie diyan nakalaban na pupunta dito para patayin yung kabayo ko. So wala naman siguro. So tamang parkour ka lang dito. Pag malupit ka mag-parkour, parkour ka dyan, di ba? Pag bababa ka rito, yan, bababa ka lang. All goods, nice one. So meron na siya nagagawa ditong mga bahay. Ilang bahay na yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Pero yung binigyan niya sa ating, uy, titignan ko lang yung bahay mo, sir. Wala ko na nakawin dito. Sir, wala na nakawin dito, sir, ha? Hindi. Titignan ko lang yung mga ginawa kong bahay. Akala ko, sir, sinusundan mo ako ba? Mamaya ipinag-iisipan mo eh. Hindi kita pinag-iisipan. Mukha ka namang mabait. Salamat, sir. So, titignan ko muna yung mga bahay mo rito, sir. So, dito nga pala. So, wala pa palang masyadong mga, ano, loob-loob, ano. So, exterior design pa lang yung ginagawa niya dito, mga idolo. Then, ito pala may kabayo din pala siya. So parehas lang pala na may kabayo siya, tapos may kabayo din ako. So pero magkakasundo kami nito. Pero mas malupit yung kabayo niya kasi may pangalan, Molly. Molly. Ano sir, kamusta paglilibot sir? Maganda po ba? Sobrang ganda, parang mapapaganda mo pa nga to kasi ongoing pa yung construction mo. Siyempre, ako lang yung pinakamalupit na engineer, construction worker at foreman dito. Pag makapag-ipon ako sir, kukunin kitang engineer. Ay, walang problema. Yon. May pinag-iipunan din kasi akong mansion eh. Sino contractor mo dyan? Sino engineer? Pwede kitang kunin dun kasi naita akong gano'ng kalupit eh. Pwede. Pag-uusapan natin yan. Pero siguro sa mga susunod na araw na kasi busy pa ako ngayon eh. Hindi, nag-iipan din ako kaya ox lang sa susunod na panahon pa talaga yan. Ah, sige boss. Sige sir. Ay, siya nga pala sir. Uy, ano yan? Baka kasi may tatawag pa sa akin sa ano, shipping. Baka mauna na ako sir. Ay, sige, uwi ka na. Okay, thank you po ah. Maraming salamat sir sa tip na binigay mo sir. Tapos papalibot sa mansion mo. Ay, hindi. Ano pala tawag niyo ba dito sir? Cancer Village po. Ah, Cancer Village. Dito sa Cancer Village sir. Maraming salamat sir. Okay, ingat sir. Lutuin niyo na lang sir kasi ilaw pala yung binigay ko sa inyo sir. Okay. Nice ka mo ako kahit onte. Pero okay lang. Marami ang tagaluto dyan. Sige sir. Maraming salamat sir. Wala na pa ako sir. Ingat. Sige. Ingat din guys. Good night sir. Hindi. Hapon pa lang sir. Sige sir. Sige po. Ingat. Okay mga idol. Uy, teka lang. Nakatali pa pala yung kabayo natin. Sorry Pedro. Nakatali ka pa pala Pedro. Tensya na Pedro. Na-excite lang tayo sa binigay sa atin at pagiging mabait ng customer sa atin. Kaya pagpasensyahan mo na Pedro. Okay, so ngayon guys, uuwi na tayo. Ewan ko kung saan tayo dadaan. At naliligaw na ako. Yung GPS ko nga na nasira na yung GPS natin mga idol. Pauwi na kami ni Pedro mga idol. Kung mapapansin nyo yan, hinahatak na naman siya. Hindi naman niya malulunod. Huwag kayo mag-alala mga idol.
Okay mga idolo, so natatanong ko na yung lumulutang nating bahay mga idolo. Okay, so ginabi na nga tayo mga idolo ng biyahe. Sobrang layo ng bahay ng customer natin mga idolo. So ito na mga idolo, makaka-uwi na tayo. So ipagpapahinga na natin tong si Pedro no. So si Pedro is magpapahinga na mga idolo. Uy, may mga zombie. Wait lang Pedro, kailangan kitang iakit sa taas. Kailangan kitang akit dito. Tapos matutulog muna tayo Pedro bago ito ibaba. Okay. Para safe ka syempre, tinulungan mo ako sa biyahe kung malayo eh. Kaya kailangan safe ka na. So ayan, bababa na ito Pedro. Okay. So may mga zombie pa pala sa ilalim eh, no? Nasusunog pa pala sila. So siguro dito muna si Pedro sa taas. Oh, samaan mo muna yung mga kabayo, yung mga ano natin dyan. Yan, so samaan mo muna Pedro yung mga ano natin, hayop na nun. Ayaw muna itang ibaba kasi sobrang dami pang zombie eh, no? So yun guys, finally nakauwi na tayo. Bago nga pala yung papakainin muna natin sarili natin. Then si Pedro, papakainin muna natin ng bagya kasi tinulungan niya tayo sa napakalayong biyahe na yun mga idolo. Kaya na Pedro, kumain ka na Pedro. Uy, ba't mo ako sinakay? Ito ay bread pala to, bonak natin. Yan, kainin mo to Pedro. Ayaw, mabusog ka ba? Ayan. Kinain niya na ito lahat po, tek, real quick, ubus agad yung sampo na wheat. So guys, busog na siguro to, or kulang pa ata, pero wala, bawi na lang sa'yo sa susunod Pedro, na ubus na yung wheat natin eh. So yun na guys, so kitang kita nyo naman successfully yung pagbibigay natin at pagdi-deliver natin ng foods sa isang customer. So napakabait kasi binigyan tayo ng apat na tip na diamond kasi 6 lang talaga dapat. And yun nga guys, make sure na na-like mo na yung video, tapos kung di ka pa na-subscribe, definitely to subscribe. Sana nag-enjoy kayo, tapos kita-kita na lang tayo sa susunod. Pagpasensya nyo na namatay yung camera natin kasi nalobat nga guys. And guys, hanggang dito na lang. Peace out.